farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Nandito tayo ngayon sa aking free range cage na area ng aking mga alagang Rhode Island Red tsaka Rhode Island White chickens. So nandito ako para i-share sa inyo at ipakita sa inyo ang mga alaga kong manok dito. So yun mga farm, so tara mga farmers, so pasok tayo. Yan ang pinto. So dito dati nakalagay mga farmers yung aking itikan ko noon. So dahil natubigil na tayo sa pag-iitik, dito ko na lang muna inilipat at inayos ko yung area dito para maging kulungan ng ating mga alagang Rhode Island. So tara, pasok kayo. So yan, una nyo agad mapapansin, nakawala at free range ang ating mga manok dito. Ayan, kaso yung iba nakakalabas pa kasi hindi pa masyadong naka-close yung mga net dito sa kulungan. Papansin niyo yung area mga farmer, so magandang-maganda para sa ating mga manok na mga Rhode Islands. Na dito natin sila nilagay dahil malinis yung lugar, tapos malaki pa yung galawan nila dito. So halika, pakita ko sa inyo yung mga manok natin. So ito naman ay short vlog lang, so ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga Rhode Islands dito. So kung mapansin nyo dito, ayan, pakita mo to. So may mga tumubo na dito ng mga napier na mga imported napier grass, ayan. So kabila rin, mayroon din. So yan, baka pagtagal-tagal ng mga Rhode Islands natin dito, so yan ay matututunan nilang tukain. Ayan kasi ang Rhode Islands, yan, kahit organic food sa kinakain nila kahit mga ganyan dahon-dahon. So kung mapansin nyo doon, no, pakita mo to. Ayan, nandito sila mahilig pumunta sa mga ilalim ng napier grass kasi nga medyo malilim pag mainit, so may masisilong-silungan sila. Pero meron din tayo dito, halika kaya pakita ko sa inyo. So meron din tayo dito pinagawa, yung dati ko na kulungan ng itik. So malaki yung dati, di ba? Makita nyo mahaba siya. So ginawa ko, kinalahati ko na lang mga ka-farmer. So dito at saka sa likod, meron din tayo sa likod na mga kulungan. Nandoon naman yung mga Rhode Island Whites natin. So dito mga Rhode Island Red. Ayan. So pakita ko sa inyo yung mga manok natin. Ayan. Ayan, pakita mo yung mga manok. Ayan. So ang dami ko ng mga Rhode Island dito. So mas gumanda pa mga farmers na Rhode Island ang nilagay natin dito ng mga manok dahil mas maganda dito kapag lumaki na sila tapos nagsimula na sila mag-itlog. So malaki yung area nila na paggagalawan. Ayan, pakita mo. Yan, tatakbuhan sila. Yun. Yan. Yan, dami. So meron pa dito mga farmers, pasok kayo dito. Ayan. So dito naman nakalagay yung ating mga inuminan, tsaka nakatali yung mga inuminan nila. So dyan tayo naglalagay ng tubig, tapos nilagyan din natin yan ng mga vitamins para iwas sila sa sakit dito. So ito mga alaga natin ng mga Rhode Island dito mga farmers, ito mga binili natin sa Jacob's Farm. So yung halos 40-45 pieces ng mga maliliit na manok, ito yun eh, nahuli tayo isa. Ayan. So, ito yung ating isang manok na nabili sa Jacob's Farm. So, kinumaran din ko to na halos mahigit 1 week sa bahay namin doon sa lungsod bago namin dalhin dito sa farm. So, para makaiwas tayo sa mga sakit sa manok kasi mahirap na kapag kami madala silang sakit dito sa farm. So, maghahawa-hawa po yung ating mga manok. So, napaka-importante po yan, mga farmers, na once magbili kayo ng mga manok ninyo, so, kailangan po muna na talaga natin ihiwalay para makasiguro po tayo sa kaligtasan ng ating mga ibang manok na alaga. So, yan. Diba? Maganda mga farmers. So, halos
mga 2 months na yata to or kulang 2 months yung edad nito. Nabili natin, medyo mahal lang nang kuha natin kay Ma'am Corazon sa Jacob's Farm. So halos nabili natin to na nasa 500 pesos per head. Kasi magaganda naman pong klase yung kanilang mga Rhode Islands doon, magagandang bloodline. Magaganda po sila mag-breed doon, so hindi sila doon nag-i-inbreed. Kaya sure tayo na magiging maganda yung quality ng ating mga manok dito. So meron din tayo ditong mga tandang, ayan, mga tandang natin. Sinama na rin natin dito, pero karamihan na nandito is mga babaeng manok. Ayan. So, tingnan niyo yung view dito. Oh, ang ganda ng view. Oh, yan yung fish pond ko. Dito nakalagay yung ating fish pond. So, ang ganda ng view, mga ka-farmers, no? Parang napaka-ginawa at stress-free dito sa ilalim ng farm ko. Kasi babato eh. Dito dati yung mga itik natin. Itik Pinas. Diyan naglalangoy-langoy. So, wala na tayong mga itik. Kaya ito na lang pinalit natin. At good choice naman na ito yung pinalit ko, na ilipat na lang yung mga Rhode Islands natin dito. So, talagang okay na okay ito na isip natin. So, pakita ko naman sa inyo, mga ka-farmers, yung napakita ko na sa inyo yung nasa around 2 months lang. So, pakitaan ko kayo ng nasa 4 months mahigit ito. Huhulihin natin tong isa. Oh, ang bigat! Oh, ang ganda! Ang ganda ng anong to? Ito, mga ka-farmers. So, babae, nasa around 4 to 5 months na po siguro itong edad nito. Dalagang-dalaga. So ayan, yung kanyang kulay is pa-maroon na rin. So once kasi na tumungtong na sa 8 months mahigit ang Rhode Island Red, so makikita na natin yung pag-dark ng kanilang mga balihibo. Ayan. So ayan. Halo-halo na pala ito, mga ka-farmers, yung mga buwan. Nasa may mga 2 months, 4 months, so meron na rin dito 8 months. So ayan, ang sarap mag-alaga ng manok dahil nakakatanggal po ng stress. Sa umaga, patuka ka. Sa hapon, patuka ka ulit. So ngayon, tumutuka sila. Ito, ang luwag ng short ko. So yan, oh, natuka sila ng palay. Oh, palay. Yan. So busog na busog yung butche. So ang daming heads dyan. Tapos tinututukan din natin sila sa tubig. Lagi po silang may supply ng tubig dyan. Once sa super init. So kailangan na kailangan po talaga na may tubig sila palagi para hindi sila parang ma-dehydrate kung sa tao man. So para lagi po sila dyan may iniinom kapag kakailangan nila ng tubig. So kailangan na kailangan din po yan sa manok na lagi nyo pong susuplayan ng tubig. So pati syempre pagkain kailangan din po. So ang ganitong klase po na kulungan para po sa akin is okay na okay po sa manok yung ganitong klaseng style. Bakit po? Dahil parang open area lang sila. Kahit nakakulong sila sa net na ganito, parang makikita nila open pa rin yung kanilang habitat. So parang nasa normal environment pa rin ang ating mga manok. So yung iba kasi minsan nga, ako nga meron akong mga kulungan dito, sobrang liliit. Tapos minsan gawa pa sa yero, so super init. Tapos yung ibang mga manok, may tendency talaga po na nakakasakit or nakakahawhan sa sipon. So pag ganito pong klase, malaki po yung area. So if ever po na meron tayong makita na may sipon dyan, pwede na po natin ihiwalay para po hindi na makahawa sa iba. So madali na rin po makita dahil hindi sila dikit-dikit. So yun. So yun lang, mga ka-farmers. Ito naman ay short vlog lang. So hindi ko na mapapakita yung mga Rhode Island Whites. Pero kukuha ko ng clip. So abangan nyo sa next vlog ko yung pagpapakita ko sa inyo ng mga Rhode Island Whites ko dito na mga manok. So nandun naman sa kabilang kulungan. So nakakatuwa kasi ang ganda nilang tingnan dahil puti sila lahat. Tapos dito sa kabilang cage, so pula naman lahat.
sa video na ito. Kung nagustuhan niyo tong video na ito at na-share ko sa inyo yung mga alaga ko dito Rhode Island Red, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin po yung notification bell para palagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking channel. Palike na rin po ng aking Facebook page Thessalonica Farm, ayan sa screen, at ang aking po Facebook, pa-add niyo na lang po ako or i-follow Tessa Suarez para po lagi kayo updated sa akin, sa aking lahat ng aking accounts. So yun lang po mga ka-farmers, maraming salamat po. Thank you for watching and happy farming.